Nito nga lang umaga ng August 11, 2019, Philippine Time ay pumayag na si former number 2 overall pick at last year nga ay naglaro sa Los Angeles Lakers na si Michael Beasley sa 1-year deal para maglaro sa Detroit Pistons. Marami ang nagtaka dahil kung si Beasley ay nagkaroon ng tsansa na mapasama sa isang NBA team. Bakit naman tong si Carmelo wala? Noong September 2017 nga, sa isang panayam kay Beasley ay sinabi niyang, "I'm literally just Carmelo on the left side of the floor." Ano kaya ang problema kay Carmelo Anthony at wala pa rin kumukuha sa kanyang NBA team? What's up mga idol, bolero, basketbolista at fan ng NBA? Si Jonas pa rin to, back again with another video at pag-uusapan natin ngayon ang mga posibleng dahilan kung bakit wala pa rin kumukuhang NBA team kay Carmelo Anthony. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na para magkaroon ka ng chance na manalo sa giveaway natin ng brand new at original na New Balance CT10 kapag umabot tayo ng 2,500 subscribers. Ang link ng video ng mga mechanics ay ilalagay ko na lang sa description at may susulpot na lang din dyan sa taas. Nakapagtataka na sa isang player na tulad ni Carmelo Anthony ay walang may gustong kumuha sa kanya. Siya ay naging scoring champion lang naman noong 2013, naging 10-time All-Star, 3-time Olympic gold medalist at iba pa. Noong prime rin ito ay tiyak na marami siyang pinahirapang mga depensa dahil mahirap talagang bantayan itong si Anthony lalo na kapag bumoposte. First four shots from the field. Yeah, dishing and switching. Minnesota, Cleveland, Anthony red hot to start. He's 3-for-3 with 8 points. So Melo percolating early. Anthony gets a good open space. Rattles around and drops in. He's got double figures. Kumpara sa average weight ng isang NBA starting small forward na 224 pounds, mukhang mahihirapan ka talagang bantayan itong si Melo kapag isasama mo pa yung bigat niyang 240 pounds. Noong prime talaga niya ay magdadasal ka na lang na sana off-night ang kanyang opensa para mapapadali siyang kalabanin. Sa opensa, wala ka nang hihilingin pa kay Melo. Pwede siya sa loob, pwede siya sa labas at syempre sa mid-range kung saan siya ay pinaka-deadly. 3 to 4 years ago, isa si Melo sa mga superstars at mukha ng NBA. Kaya mapapaisip ka na lang talaga kung bakit biglang bulusok ang karir nitong si Carmelo Anthony. Ang unang posibleng dahilan kung bakit walang kumukuwang NBA team dito kay Carmelo Anthony ay siguro dahil sa ego niya. Sa isang panayam kay Chauncey Billups na dating teammate ni Carmelo sa Denver Nuggets, sinabi niyang, and I quote, "Now the only thing I will say, and I've even told Melo this, scoring 30 meant too much to Melo. It meant too much because he could have games where he had 20, 22 points, we win the game, and he's mad." Sinabi pa niya na may game sila na nag-score si Melo ng 36 points pero talo sila. Tapos tuwang-tuwa pa siya at chine-cheer up pa niya mga ka-teammate niya. Hula ni Billups na kaya walang kumukuha ang team sa kanya kasi mentally, iniisip pa rin itong ni Carmelo na worthy pa rin siya sa isang role na nakasentro lamang sa kanya. Ngunit, unti-unti na sigurong tinatanggap ni Anthony na ang kanyang role sa team ay hindi na tulad ng dati na siya ang star. Sa isang interview sa kanya ay sinabi niyang masyado niyang mahal ang basketball para mapalayo doon at handa na raw siyang tanggapin ang mas maliit na role. Kung hindi dahil sa ego ni Melo, baka walang kumukuha sa kanya dahil isa siyang liability sa depensa. Kahit pa noong prime nito, hindi talaga kilala si Carmelo sa kanyang defensive ability. Ngayon kasi mas may pwesto pa sa NBA yung mga player na desente sa depensa kahit di gaanong gumagawa sa opensa tulad ng mga wing players na si James Ennis, Al Farouq Aminu at si Andre Iguodala. Itong mga nabanggit kong players ay hindi kilala sa kanilang scoring ability pero maaasahan mo talaga ang kanilang depensa. Baliktad naman kay Carmelo na sa ngayon, one-dimensional lang ang laro, yun ay ang ishoot ang bola. Ang pangatlo at huling posibleng rason kung bakit wala na sa NBA itong si Carmelo Anthony dahil siguro di na talaga siya epektibo sa court. Nito ngang huling dalawang seasons niya sa NBA kasama ang Oklahoma City Thunder at Houston Rockets, ang naging role niya ay mostly spot-up shooter sa tres. Magaling na shooter naman talaga itong si Carmelo kaso nga lang yung shot selection niya ay hindi maganda.
Mataas din kasi yung kumpiyansa niya sa sarili niyang bitaw kaya tinitirahan niya yung mga kalaban niya kahit harap-harapan pa. Naging habit na rin ni Melo yun at kita rin naman sa mga latest workout niya na pagkasalo, tira agad kahit may kalaban pa sa harap. Although napapasok niya naman ito, kailangan malaman niya kung kailan dapat tumira at kailan hindi. Tatlo lamang yan mga idol sa mga posibleng rason kung bakit wala nang kumukuwang NBA teams kay Carmelo Anthony. Alam naman natin na yung talent niya ay nandyan pa rin. Pero yung chemistry, team camaraderie, defense at effectiveness niya sa court ay baka nawawala na. Kailangan i-embrace ni Melo na role player na lang siya ngayon at alam ko naman na may ibubuga pa rin siya sa court kapag nasa tamang sitwasyon siya. Agree ba kayo dito mga idol? I-comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo ang iba pang mga dahilan kung bakit wala na siya sa NBA. Yan lamang yung video natin ngayon mga idol. Salamat sa panonood nyo. Sana na-inform ko pa rin kayo at hanggang sa muli, ingat kayo. Thank you and God bless.